Kwento nyo naman, ano meron dito ngayon? Ito po kasi scam case, estafa po, no? Bagong taon. Yan nga po eh. Pero nakilala ko po kasi itong taong to, si John Castro. Lumapit siya sa akin noong June 2021 para magpaturo ng trading. So, forex or crypto trading po siya. And then, bumalik siya sa akin after 7 months na sabi niya sa akin, meron na siyang effective strategy sa trading, which is, nung sinilip ko yun, magaling naman talaga siyang trader. Kumbaga, tiningnan ko yung strategy niya. And then, sabi niya sa akin, pwede namin i-share to sa YouTube channel ko kasi YouTuber din po ako. Sabi ko, sige, para marami tayong matulungang tao, ipakita natin sa YouTube yung strategy na ginagawa mo. So, hindi ko na lang po alam na yung YouTube po pala namin na content na yun ay umabot ng sobrang daming views. And may group na pala siya na nagpapa-invest. Okay. So, using the scheme yung yon. Yes po, attorney. Okay. And then kahit ako, in-approach na rin niya ako na yun nga, pwede rin ako sa kanya mag-invest since wala na nga ako masyadong time mag-trade personally dahil may mga traditional business na rin. So ako din mismo, nag-invest din po ako sa kanya. Okay. Kaya dun po nagsimula na dumami na rin po ng dumami yung mga nag-invest po sa kanya. Okay. At totaling ito, sa pagkakaalam nyo, totaling ito sa lahat na magkano? Ang alam ko po, nasa 100 million, pero yung nandito po sa amin na paper, nasa 72 million plus po. 72 million consisting of? Nasa ano, 72 po katao, yung tao. Consisting of 50 million. Ito po yung sa kanila. Pag inad po kasi yung sa akin po kasi nasa 22 million eh. Magkano daw ang magiging return supposedly na ipangako? Nung una po kasi, ang in-offer nila I think is 25% per month. Tapos bumaba na yun. Naging 20% na lang siya. Naging? Opo. Nung binigay niyo yung pera, meron bang pinapirmahang kontrata sa kanila? Meron investment po. Contract? Opo, ano? Meron invest, naman or po. Or contract of loan? Ano bang, anong diligay sa kanila? Agreement po eh. Agreement. Parang contract. Essentially, yung sinasabi doon, gano'ng katagal itatago ang pera? Usually po, 3 months po talaga siya. Okay. Tapos kung gusto mo po na umano ulit. 3 months for 25% po. 25% daw po. May nabigyan ba ever since? May sa pagkakaalam ninyo, meron bang nakaikot? Meron naman po. May nakaikot? Meron naman po. Nang ilang months? Ilang rounds? One contract. The first, na good. Opo. Napaikot naman. Yes po. Okay, sige. So sa inyo, sir, it's more or less 22? Ma'am, yes. Magkano po ang... Sa akin po, sir, 240 po. 240. Kayo 240. Po? 400. Kayo po? 200. Kayo po? Sa akin, mga 1.3. Kayo, paano nyo nakilala itong si John Castro? Ako po, sir, nag-ano po rin kasi ako nag-aaral ako ng crypto. Okay. Ng mga trading. Tapos po, kasi followers po ako ni Sir Marvin. So, palagi kong pinapanood yung ano niya. Kasi may mga turo siya doon eh. May mga na kung sino yung mga magaling mag-trade. So, nung napanood ko po yan si John Castro. So, parang na-inspired ako na ang galing niya mag-trade. Tapos, nag-announce siya sa Facebook na kung sino yung gustong mag-invest. Then, nag-solicit. Opo. Nag-solicit una talaga. Po, siya 30% eh. So, sino po bang maiinggan yung mag-invest sa kanya? 30% sino po every month. Sino hindi maiinggan nyo mag-invest? Okay. Tapos yun po, doon na po ako nagsimula. Minessage ko po siya, nag-PM po ako na baka pwedeng ako, ganyan. Doon po ako nag-start Nagpasok isa, nabalikan kayo? Opo. First three months? Opo. Nabalikan nababayaran kayo naman po. Anong pumasok, 30 o 25? Nung una, nakatanggap ako ng 30, tapos naging 25, naging 20, ngayon 10 na lang. But the principal naibalik? Hindi po lahat. Hindi na. Kasi ang ano po ng attorney, ang nagdadagdag po kasi kami. Kasi which is na pinapaikot nyo? Pinapaikot. Okay. Kumbaga parang nagdadagdag kami ng investment. Okay. So essentially, wala talagang bumalik sa inyo? Wala po. Wala na naibalik? Oo. Sir, sa inyo, wala na ganun? Sa akin, meron po ang last na payment po sa akin is nung 7 months ago po eh. Okay. Na may maliit na rin? Portion. Pinaikot nyo rin? Nag-stop na po ako dun sa contract na yun eh. Parang gusto ko na lang pong kunin yung capital nung 7 months ago. Nabalik? Hindi na po siya nabalik eh. Mas malala, tuwigil na yung interest, tas yung capital, ipit pa rin doon. Yes. Okay. Okay. And supposedly, tapos na yung kontrata? Tapos na po talaga, matagal na po. Kayo po, same? Same. Sa kanila. Same. Pero sa inyo, anong inabutan nyo?
30, 25? 20 po ako nung December. Tapos tatapos po siya 3 months. Tapos nilagay ko na ulit. Tapos nagdagdag pa. Ikot kasama interest? Oo, nagdagdag. Okay, tapos ayun na. Ayun na, pagka June nag-stop siya, sabi niya mag-resume daw siya ng payout sa August. Pero walang nangyari. Hanggang ngayon, o. Oh, okay. Kayo po, sir? Same. Paikot din, paikot. Nag-start po ako February. Natapos na. Okay. Kayo, same. Okay. Yung mga kausap natin, I presume pare-pareho po ng kinahinatnan. Iba-iba lang ang dates na ipinasok ang pera at ang amount. Yes, tama. Kayo, paano kayo nagkakilala ngayon? As na, uy, pare-pareho pala kayo tayong naloko nitong tao na ito. Gumawa na po sila ng group ng lahat po ng mga nag-invest. Oh. Tapos nalaman na po namin na ganun na pala po kadami yung mga tao nag-invest. Oh, okay. Kasi po, attorney, yung ang totoo po niyan, marunong po talaga sana mag-trade si Jan. Ang naging problem lang, nag-traditional business siya. So, yung traditional business niya, imbis na sa trade niya ginagamit yung pera, which is yun yung skill niya talaga, dun na ipasok sa traditional business niya yung mga pera po namin. And this traditional business, ano, would you know kung ano to? Apo, yung motorbikes PH po siya. So yung, sa madalit sabi, supposedly, yung binigay niyong pera, usapan, i-invest yan sa crypto, ginawang physical business po. Opo. Okay. Kailan ang huling kausap niyo kay John? Ako matagal. Kami po sa ano eh, sa Zoom, kailan mga August yata po yun. Ang mahirap po kasi, lahat po na po ng gusto niyang gawin, tinatanggap na po namin na kahit, mabalik lang po yung pera kahit, namin. Kahit for, Nakiusap siya na baka pwedeng monthly, wala na pong interest yun. Mabalik lang po yung kapital. Pero hindi, even then, hindi pa rin po siya tumupad. Even then, wala. Wala, opo, wala na po. Okay, sige. Any actions from the group na wala pa naman na-initiate? From, up until now, you were trying to negotiate sa kanya. Supposedly, maibalik siya. Pero opo, nung wala na talaga siyang reply sa opo amin, dun po kami na-decide. Hindi na po kasi siya, attorney, nagpaparamdam sa amin. Eh. Hindi na po sumasagot sa mga PM namin. Kahit po yung mga admins niya po, hindi na po talaga sinubukan sumasagot. Sinubukan niya na bang pumunta doon sa, dito sa, yung sa motorbikes, CMT bikes? Actually, yung last punta ko po doon, nakapag-usap po kami na sinasabi niya when na... When was this, sir? Parang 2 months ago two yata. 2 months ago, okay. Hindi ko na maalala. Pero yun po yung sabi niya na ganun din po. Nag-iintay lang po sila ng financer, ng funds, para mabayaran po kami. Pero ngayon po, wala na po talaga. Hmm. Like, nakailang chance pero na po kami. Pero tumatak po pa yung business niya? Yes po. Opo. Opo. Like, mag-open pa nga po ng, I think... Iba pang branches. Ibang branches po. Sa loob po ng isang taon, ang dami po nilang na... Yes. Na, well, malaki-laking pera. Malaki-laking pera. Pinag-uusapan natin dito. Talagang kaya magtayo. Chief Bumidiano, magandang hapon po. Hello, sir. Good afternoon po. Good afternoon, Chief. Paano po ba magandang gawin natin dito, Attorney Jerome? Ano, i-report niyo lang po sa amin, sir. Mag-file lang sila ng complaint sa amin para makasuhan natin ito. Apo. Sa ano po, sa Anti-Organized and Transnational Crime Division po ba natin papapuntahin? Yes, sir. Dito lang sa office namin, sir, sa Anti-Organized and Transnational Crime Division po. Dito po sa NBI po, sir. Apo. Ano ho ba mga dapat nilang i-ready or dalhin na mga documents, Chief? Ano lang, sir, dalhin lang nila yung kung mayroon silang parang ano ba yung mga dokumento na pinirmahan nila, ano yung proof nung pag-invest nila, tapos kung mayroon man silang mga conversation din, pakidala na rin nun. Sige po. Papuntahin po namin, although medyo marami po sila, Hepe, pwede po ba lahat, better po yun kung lahat pa rin pasamahin namin para makapag-execute yes, ng affidavit yes, nila? Yes po, yes po. Alright. Sige, sa grupo daw po kasi nila right now, nasa 72 sila pero more than pa, no? Yes. Mas marami pa ang mahihikayat nyo pang magsampa rin ang kaso. Apo. Okay. Sige po, ganun po ang gagawin namin, Hepe. Maraming salamat po at Happy New Year po sa inyo. Pasensya na ho at... Happy New Year po, sir! Thank you po. Thank you, Hepe. Sige po. Okay. So, ganito gagawin natin. Siguro, sabi nyo naman, meron na kayong grupo, no? Tapos, I guess, eto, meron na kayong basic briefer na nangyari. Pero ngayon, ang hinihingi ni Hepe sa atin is yung kumpleto dokumento per tao sana ang gagawin natin. Apo. Per tao. Yun nga, yung mga kontrata, mga conversations, yung proof, yung kung nag-wire kayo ng pera or kung naghulog man kayo. Pag cash naman yan, supposedly, may acknowledgement receipt naman yan, di ba? Dalhin nyo rin because proof yun na nagbayad talaga kayo. Apo. Okay? Saka yun nga, yung mga conversations na ina-acknowledge niyang
na-receive ko na yung pera galing sa'yo. Okay. Tapos, yung naniningil na kayo, tapos nangihingi siya ng pasensya, kumbaga, kita, proof yon na alam niyang meron siyang responsibility, may obligasyon siya. Yes. So dahil medyo malaki ito, kailangan natin ng tulong talaga ng NBI para maimbestigahan yung gantong scale ng pang-estafa. Opo. Okay, but definitely papasok sa estafa tong case na to kasi there was fraud na na-induce kayo, na naloko kayo para pakawala na inyong pera sa promise ng malaking returns, parang ganyan, na apparently mukhang wala naman talaga. Opo. 'Di ba? So ganoon ang gagawin natin, papasamahan namin kayong lahat. Siguro maganda since marami kayong lahat pa nasa Pilipinas yan. Mm-hmm. Hindi po lahat. Yung nasa video call po natin, attorney is, ayan nga po si Ma'am Jeline Omanda na nasa China. Ah, okay. Tracy Sanchez na nasa Dubai. Kadmiel Suerte ng Laguna. John Piola ng Quezon City. And Philip Malapita ng Korea. Sino si Ryla Rebuste? Sino siya? Asawa ni John Ergas. Or partner. Okay. Sino si Raya Rebuste? Kapatid po ni Ryla. Ito, ano yung isa pangalan? Janila Castro. Sino naman yan? Kapatid po ni Mr. Erwin Castro. Ah, okay. So, sila supposedly partners dito. Sila po yung mga admin. Sila yung mga admin. O, yung mga tumatanggap ng pera. Okay. Paano ba yun? Kapag naghuhulog kayo ng amount, as in... Iba-iba po, attorney. May bank transfer, meron din pong cash. Whichever is most convenient sa mag-i-invest. Opo. Okay. Pero sa'yo medyo malaki na. So, I guess, baka cash? Baka gano'n na nga na? Cash. Halo-halo. Halo-halo. Yes, basta pumalo ka ng more or less 22. 22 po. Kasama, principal lang yun? Principal lang po yun. Principal lang yun. Bali, ako po kasi yung representative nung mga kasama ko rin po sa influencer industry. So, pooled funds? Yung sa akin po. Pooled yung funds na yun. Ah, okay. Okay. So, ikaw lang tumatayo sa kanila? Apo. For them. Alright. Si yung iba, personal funds yan. Apo. Okay. Sige, I would suggest yung mga nasa ibang bansa, mag-ready na kayo ng SPA, ng Special Power of Attorney, pero dapat sa consul yan, ipapanotaryo, na may ginagrant kayo na tao dito na mag-a-appear on your behalf sa NBI para makapaggawa ng statement nyo. Okay? Yung mga nasa malayo, yung mga hindi makakapunta, siguro pwede nga rin kung meron isa sa inyo available na tatayong leader, siya na lang para total pupunta rin naman kayo lahat talaga doon, idadamay nyo lang sila, isasabay nyo lang at para mas lumakas ang kaso. Ako, I would suggest. Pero kung hindi sila komportable na ganoon, pwede naman sila magpasama ng tao na physical na sasama sa inyo para maghain ng reklamo nila on their behalf. Pero kailangan yun, SPA, definitely. Yun, sa mga hindi rin makakapunta, SPA din. Okay? Kasi nga, sinabi naman ni Chief Jerome Pumidiano na pwede, mas maganda kung pupunta lahat. Physically, para ma-investigate. Ganito, kung paano yung ginawang investigation sa inyo, pero yun, mas masusi yun, may yung mga dokumento nyo, iisa-isahin, paano nangyari, hanggang saan umabot tong scam na to. Yan, bawat isang tao yan gagawa ng timeline yan and ng complaint. Alright? So, ganito po gawin natin, usapin kayo sa kabila para maayos yung logistics, especially to, medyo malaking grupo to, maganda, sabay-sabay tayo, and i-coordinate natin sa NBI kung kailan kayo mismo pupunta. Okay? So, gusto ko sana sabihin Happy New Year. Pero Happy New Year, ganyan pa man, Happy New Year happy pa man. Pa rin naman Happy po. New Year pa rin naman. Kumbaga, at the end of the day, pera, wrong decision. Pero, hopefully, mabawi natin. Yes. Alright? Sige po, maraming salamat po. Thank you, attorney. Thank you po. Sasamahan po kayo ng reporter po namin sa office po ni attorney Bumidiano po na para makapag-file po ng complaint. Antayin nyo na lang po yung tawag ng reporter po namin, ha? Okay. Salamat po at magandang hapon po at maraming salamat din po sa mga kasama natin sa video call. Huwag nyo pong ibababa at asistihan po kayo ng staff po namin. Salamat po at magandang hapon po.